So, paano tayo maniniwala ngayon? Alam mo, tingin ko nangyayari dito, no, sa president na ito, hindi siya sinasabihan kung ano yung totoong nangyayari, no? Kaya tuloy, nagmumukha, siya yung sa kanya yung bagsak, no? Yes. Sa kanya yung bagsak. Biro mo, sinabi niya. Tapos ngayon, sinasabi niya ito, meron daw flood control projects. Pero saan? Di ba nakita natin yung mga bridges na parang sky flakes, di ba? Mm-hmm. Nakita natin. At saka hindi yun mangyayari. Yung ganyang sakunay, ganyan yung 150 something na namatay. At saka yung ganyang klaseng damage. Kung meron talagang flood control. Mm-hmm. So para tuloy ang lumalabas ngayon, pag nagsasalita ang president na ganyan, parang meron siyang pinagtatakpan na katiwalian. Yan ang lumalabas. Kasi parang meron naman yata talaga na mga flood control projects. Pero sa mga nakikita nga natin, sa mga nagkalat na pictures, images sa social media, yung mga ginagawa nilang mga dike, wala, gumuguho So ibig sabihin, substandard, kapag substandard, ibig sabihin, kinurakot yung pera na para dyan. Yeah. Diba, Jay? Oo. Siguro gusto nila yung flood control na lang yung mag-adjust sa kanila. Kasi parang yun ang gusto nilang palabasin eh. Oo, kasi kung matatandaan nyo, hindi kasi biro talaga yan eh. Alam nyo, maraming sumisita na bakit puro na lang daw flood control. Eh, unang-una, sa SONA kasi sinabi yan eh. Ang isang proyekto na nagawa ng isang presidente, at kapag sinabi mo sa SONA yan, talagang hahanapin at talagang paanuhin ng taong bayan yan. Yung pinaka-worrisome sa akin dito, yung corruption. Mm-hmm. Yung corruption. Kasi when PRRD stepped out of office, yung utang ng Pilipinas was 6 trillion. Mm-hmm. Tapos pagbaba niya, it was 11.4 trillion. And at this point, 2 taon pa lang si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, 16 trillion na. Mm-hmm. Yung kay PRRD, 11.4 trillion. So from... So that's around doon 11.4 trillion. Pero nag-golden age of infrastructure tayo. At saka nag-pandemic pa. Dito, Marawi. Dito, anong ipapakita ni Bongbong Marcos doon sa inutang niya? Ba't lumobo ng 16 trillion ang utang natin? Saan yon? Saan napunta yon? Diba? So, yun yung bigger question dito. Yung doon sa sinasabi niya na na-overwhelm lang daw. Pinagtatakpan niya ang katiwalian sa gobyerno. Kasi hindi ko natatanungin siya kung totoo hindi yung sinasabi niya. Kasi kasinungalingan ang sinasabi mo, Mr. President. Mga magnanakaw ang nagnakaw dyan sa Bicol projects na yan at saka all over the country. Yung flood projects natin, hindi na namin tinatanong kung nasaan or kung totoo ba or hindi yung sinasabi na ninyo. We are demanding kasi alam namin na hindi namin nakikita at kung saan napunta yung dapat nandyan na budget na how much is it per day? 1. something billion a day. Mm-hmm. No? Nasaan napunta yun? No? Kaya nga, nagkaano pa tayo, Doc, nagbenta pa tayo ng gold reserves. Yes. So, saan yun? Oo, di ba? So, makikita natin na sa panahon ni PRD, lumobo man ang utang natin, ang daming milestones. Yes. Alam mo, ang passport natin, 10 taon na. Yeah. Mga lisensya natin, 10 taon na. Noong panahon ni PRD, meron pa tayong Marawi siege. Meron pang may kalaban tayong ISIS mauti. Yes. Meron pa tayong NPA insurgencies, meron pa tayong mga iba pang mga terrorist groups dito sa Pilipinas. Bumagsak ang bilang ng mga adik, ilang milyon yung sumuko ng mga adik at ilan yung mga nahuli ng mga adik. So dito mo talaga may pandemic pa eh. Katulad ng sinasabi ninyo, meron pang pagputok ng mga bulkan, ilang bulkan ang pumutok noon, ilang category 5 typhoons yung tumama sa Pilipinas. Kaya ito, yung pinaggastusan dyan sa mga nahiram ng administrasyon ni Duterte. Pero ngayon, lumobo ng ganyang kalaki. Tapos, wala tayong nakikitang infrastructure. Wala man tayong nakikitang mga bagong ospital. Correct. Wala namang nai-implement na mga bagong mga bagay-bagay. Tumataas pa yung drugs sa Pilipinas. Ako nalulungkot ako pag naririnig ko yan sa chief executive na yan lang ang gusto mong sabihin sa amin na those flood control projects are there, na overwhelm lang kayo. Diba, apart from the fact na nagsisinungaling at pinagtatakpan ang katiwalian, again, it's another sorry-ass excuse for why something cannot get done, diba?
na-overwhelm lang. So sasabihin natin yun sa mga namatayan, na-overwhelm lang kami, di ba? Hindi, gobyerno ka. At kapag ka-gobyerno ka, kasi in my short stint in government, nakita ko yon. Kokonti lang yung kembot mo, pero nandyan yung puso at yung resources mo, bubuti ang buhay ng taong bayan, no? So, yan ang problema kasi pag ano eh, nauna yung yabang kesa gawa. Yeah. Pinagyabang niya yung ano, yung flood control na yan eh. Pero dun sa interview niya kanina, parang sinasabi niya na mga Pilipino, magtiis na lang kayo. Pag bumagyo, magtiis kayo kasi hindi natin kaya. Mm-hmm. Hindi talaga kaya ng flood control yung baha na yan. So, tiis-tiis na lang. Yung iba sa inyo, mamatay muna. Yung iba sa inyo, malunod muna. Yeah. Magtiis tayo. Parang ganun na sinasabi niya. Kaya nakakasakit ng puso itong si BBM sa mga ganung klaseng statement. Ano, parang ano. Diba, o di nakita natin, no, may isang pamilya, apat yung anak na namatay, na nakaratay doon, diba? Ay, grabe yung sakit na dinadaanan ng mga kababayan natin. Kasi yung issue kasi ngayon, sa tingin ko, overwhelming issue na pag-usapan natin dito, corruption. Kaya nangyari ito. At maganda dito na pinag-uusapan natin dito kasi according to studies, no, may binabasa akong libro, kailangan para masugpo natin ang katiwalian sa gobyerno, kailangan pag-usapan. Hindi tayo pwedeng tumahimik dito. So pag-uusapan natin yan paulit ng paulit. At hindi tayo papayag na ginaganyan tayo ng ating gobyerno. Na, kasi tingin ko kasi yan, yung ganyang mga statements, disrespect yan sa Pilipino na overwhelmed lang kami. No? Tsaka you're insulting our intelligence when you say na yung flood control projects, hanap kayo ng hanap, nandyan lang yan, di ba? Saan? Bigyan mo kami ng numero, pakita mo sa amin, bigyan mo kami ng resibo. Pera namin yan, hindi mo pera yan, no? Tsaka ano, imbis na yung taong bayan magalit, siya yung nagalit. Yeah, imagine. No? Wow. Parang napakalaking insulto nito doon sa mga taong bumoto, lalo-lalo na doon sa mga bumoto sa inyo, sir, Mr. President. Kasi parang hindi mo pinapahalagan yung reklamo nila eh. Ang reklamo nila, baha eh. Nagbabaha sa buong Pilipinas, nagbabaha. Ano? Tama 'yung sinabi ni Consoli, para sinabi, magtiis muna tayo habang hindi pa tayo nakakahanap ng bagong solusyon kasi 'yung flood control natin hindi gumana eh. Kung meron man 'yan. Kung mayroong flood control project, hindi sana hindi tayo babahain. So, aminin na po natin kung halimbawa wala namang problema, wala namang pumawawala, i-acknowledge natin 'yung pagkakamali, doon tayo makakahanap ng tunay na solusyon. Kasi hangga't tinatanggi natin na tinatanggi ang problema, wala po tayong makukuha na pag-asa dyan. And another point ha, hindi kayo inihalal dyan para marinig namin na na-overwhelm kayo at magtiis muna kami. Inihalal kayo dyan para magsilbi kayo sa bayan at para bumuti ang buhay namin. At dahil dyan, binigyan namin yung tiwala namin na yung pera namin, kayo bahala dyan. May tiwala kami na you're going to handle it well. At yung mga resources, gagamitin ninyo. Diba? Wag, ayaw namin marinig, magtiis muna kayo dyan. Diba? Mm-hmm. Yan, ba't pa namin pa kayo binoto? Diba? Tingin ko wala siyang tapang. Tingin ko wala siyang, hindi talaga siya leader. No? Kasi kapag ka ikaw leader, no, at sasagot ka. Sasagot ka talaga. Kunyari, tinanong ka, no, tinanong siya ng isang reporter, Mr. President, what can you say that the Vice President said that you're not fit to lead, 'di ba? Dapat na-appreciate mo na ang hawak mo, hindi 'yun tungkol sa iyo, kung hindi yung 31 million na bumoto sa iyo, mandato mo 'yon. Hindi ka magpapa-insulto ng ganon. Sasabihin mo, hindi 'yan totoo. I am the President of the Republic of the etc. But instead, what we saw was a man who ran away, no? Natakot siya sa tanong na 'yon. So what we're seeing now is who Bongbong Marcos is, a very weak leader. Very, very weak. No. Walang tapang. Mm-hmm. Yeah, dapat ngayon pa lang, nag-iisip na po tayo ng magandang paraan o mabisang paraan para matapos o mabawasan man lang ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit papaano, makatikim man lang tayo ng magandang Pilipinas. Maganda na Pilipinas natin eh, napakaganda. Pero kung mababawasan o maaampatan natin ang korupsyon, ay lalong gaganda ang Pilipinas at mabibigyan ng pag-asa yung mga kababayan nating kapos. Sabi ni PRRD, nung lumabas yung cocaine video ni Bongbong Marcos, di ba? Tapos ang sinabi niya, hindi daw, sabi nung nila Balos, hindi daw authentic, di ba? Tapos sabi ni PRRD, with all due respect to yung mga nag-authenticate, the best evidence
na authentic yung video na yan is the president's refusal to take a hair follicle test. Yun ang sinabi niya. And worse, of his drug addiction. Yan ang sinabi ni President Duterte. Ako po, Diyos ko po. Trillanes left the group. Ano na Trillanes eh? Ikaw ang ano ng ano dati kay Pulong eh. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Of Trillanes, Gocholi, di ba? Nakita mo naman. Eh, ang ano, ang iglesia ni Cristo, ang INC, Net 25, nag-expose to Florine na si Trillanes daw ang nagpapatakbo ng Quadcom hearing na yan dahil pakalat-kalat daw siya at di umano, meron daw silang CCTV footages na talagang nandiyo dyan siya. Ang Congress, they're always quick to respond sa mga ganitong, ano, kita niyo naman, yung kay Colonel, nag-respond kagad sila, press-con kagad sila that same day. Pero dito, sa sinabi ng ng mga INC. Kapatid natin sa INC, hindi pa sila nagde-deny. O tahimik pa sila. O kaya talagang alam mo kung bakit, Boss Dada? Pag-election eh. Kailangan nila yung INC kaya tahimik muna sila. No. Tsaka yung posibleng ano rin yan, hindi yan magsisinungaling ang INC. Siyempre, may hinahawakan ano yan eh. Pangalan yan na hindi hindi masisira. No, kaya ako, naniniwala ako dyan. Sina-challenge nga nila, Jay. Sina-challenge nga nila to deny it. Pag dininay nyo, bilalabas yung video. O ngayon, Trillanes, kung may yag balls, kaya di patunayan. Actually, isa rin yan. Hindi rin siya umiimik tungkol dyan. O, malaking issue yan. Oy, grabe ah. Kung yung mga infrastructure projects dito sa Pilipinas, ine-expose ni Yolanda, pati flood control system projects, yung Quadcom. Bay, kaliwat kanan, yung mga na-expose din nila. Na-expose sa kanila ng mga kabulastugan nila. Dapat i-collapse na yung Quadcom na yan. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.